ito yung isa sa mga pinupuntahan dito. Kaya diyan dahil ito, ito yung 1,000 flowers nila, which is ginaya nila doon sa may Cebu or Bohol. Bismillah. Sakto. Yung asim niya hindi ganun sobrang asim, pero yung dinam na masarap. Kaya pwede kayo mag-picture-picture dyan, mga sadik. Yo, what's up mga sadik? Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay meron tayong gagalaan na kainan na medyo nag-trend sa Facebook. Kainan lang siya dito banda malapit sa may Morong. Ang name ng ano niya na kainan is Philomena's Kitchen. At meron siyang katabing parang ano eh, no? Al fresco. Al fresco siya. So, tignan natin kung maganda yung pinakang venue nila, kasi meron silang tinatawag na 1,000 roses, parang ginaya dun sa may Cebu ba or Bohol. Yun, sa may Cebu daw sabi ni Mrs. Yun, ayun, punta natin kung okay ba dun, at saka tignan natin kung masarap talaga yung pagkain ng Philomena's Kitchen. So magkita-kita tayo dun. Let's go. Nandito na tayo, kaso nga lang ang haba ng pila. Ang oras nila hanggang alas 10 lang, mag-aalas 7 na, so almost 3 hours na lang. Tingnan natin kung kayang ikukuma dito ng mga to. Hello po ma'am, good evening po. Ano po pangalan? Tom na lang po. So wait lang tayo mga sadik, siguro mga kalahating oras para makapasok tayo. Mukhang maganda naman yung place at saka maiingga nyo naman kayo. Tignan natin yung pagkain talaga. Siyempre yung pagkain pupunta natin dito. Sa wakas, after 45 minutes, may dalawa na nakapasok. Tagal na. Tara. Kita nyo yun. Tara. Pag pupunta kayo dito, tandaan nyo na pumunta ka agad kayo sa harapan at magpa-register. Napaka-importante nun kasi baka pumila kayo kaagad tapos nag-aantay kayo sa wala. So, gawin nyo, punta sa register, diretso, pa-register kayo, ilang tao, tapos balik sa pila. Ganun lang kasimple. Ano bang ano nyo, bestseller nyo? Sa ma'am, yung sa pizza po ma'am, bili po namin Philomena's ma'am. Tas sinigang nahipon tsaka bulalo mo. Mga menu nila mga sadik yan, al fresco. May mga drinks sila, yan. Ito na yung mga fries. So doon tayo bibili ng milk tea mga sadiks. Ang ganda naman ang palibo doon. So tingin muna tayo dito. Ito yung isa sa mga pinupuntahan dito. Kaya diyan dahil ito, ito yung 1,000 flowers nila, which is ginaya nila doon sa may Cebu or Bohol na 10,000 flowers. Pero sabi daw nila baka madagdagan pa daw to para at least mas bongga talaga yung pagkakagawa dito. So ayan, maganda na siya. Pag mas marami, mas maganda. Tsaka medyo mataas. Pero okay na okay. Chill lang yung paligid dito. Yun yung kagandahan dito. Kasi hindi niya masyadong dinadamihin yung tao sa loob. Para at least hindi mag-crowded. Ganda. Yung mga pinapapasok limited lang. Kaya yung paligid medyo ang sarap sa mata. Kasi diba pag pupunta tayo sa ganito, tapos medyo maraming tao, parang ang gulo ng tignan. So dito limited lang. Marami nakapila sa labas, pero pagpasok mo sa loob, maliwalas. Tignan natin dito kung okay na okay yung pagkain nila. Ang serve na ano, garlic parmesan with fries. Ko
coffee and chocolate. Ang beverage nila. 180 lang to. Pag ready na po. Okay. Saan po kayo? Sa 14. Table 14. Ang order niya po ba yung sinigang na yes. Yipon? Para misa. Mm. Sige, save ko na lang. Okay. Kaso wala pa. Mm. Okay. Yes. Salamat. Ito yung platter rice nila. Ah, marami rin. 60 pesos. 60 pesos. Tapos ito yung sinigang na yipon. Malalaki yung hipon niya, in fairness ha. Tsaka isa ba marami. Tara. Bismillah. Sakto. Sakto. Lumasa yung gulay, pumalo dun sa sabaw. Masarap. Lutong bahay na native. Alam niyo yung mga sadik yung dating mga niluluto ng nanay mo. Na kumpleto ricado. Panalo nga, masarap nga. Kailangan natin ubusin yung dami ng rice. Yung chicken pala okay din. Ito naman yung winter melon ng Hontana. Hontana ba? Hontana. Huntahan? Huntahan. Isang size lang, available nila. Nanak, masarap. Okay lang. Okay lang. Dito naman tayo sa coffee. Masarap siya pag isang sugar lang nalagyan mo. Pasok na pasok yung timbla. Yung pait niya nandun pa rin. I-practice natin mga salik na pagkakain tayo din sa ganitong mga al fresco or kahit saan, restaurant. Practice natin na tulungan natin yung mga crew. Linisin na rin natin. Para pag dumating sila, bubuhatin na lang. So, ayun na nga mga sadik, bali. Overall, sobrang solid yun. Saktong-sakto sa tambay na nalagyan. Budgetable yung place, tsaka yung pagkain nila. Tapos, nakaka-relax yung paligid kasi para may acoustic bar. Parang acoustic bar siya. Tapos, nasa alpresco ka. So, okay na okay naman. Yun nga lang, medyo limited lang talaga yung time nila. Siguro, pandemic, di ba? Pero, maganda. Naganda siya, tsaka masarap yung pagkain. So, yun. Maraming salamat. At siguro, dito ko nang tatapusin yung vlog na to. Magkita-kita tayo sa next vlog. Hanggang dito na lang, mga sadik. Peace out. Damn. Yeah.